magandang morning po sa ating lahat, mga kababayan. Nandito tayo muli sa kabundukan, umakyat at taghanap ng mga kababayan natin na pwede nating bigyan, no, handugan ng biyaya na mula sa ating mga supporters. Kaya mga kababayan, nandito tayo muli, samahan niyo po ako. At syempre, ano na naman gagawin natin, chismisan ngayong umaga, mga kababayan, kasi nandito na kami sa Kalilibdibliban. Diyos ko, ang layo na po, mga kababayan. Pero kahit paano, rapro yung daan, maayos naman, no? Maayos naman, medyo lubak-lubak nga lang. Wow, mayroon tayong napansin, napaka-cute na bahay. Ayan, oh. Tapos bungan agad, may mga hanging plant. Oh. Diba? Oh, ang gaganda ng mga hanging plant. Ay, siguro na ang pangalan nito, si Nanay Flora. Asawa ni Floro. Kasi nakalagay dyan. Oh, yun yung mga halaman ni Nanay Flora. Ewan ko kung Flora ang pangalan din, no? Baka apelyido yan o pangalan. Oh, diba? Tao po! Hi! Pasensya na po sa aming disturbo. Good morning po, Nanay. O, ano pangalan ni Nanay? Flora po. Ay, hindi nga ako nagkamali. Flora. Ang asawa niyo pa ay si Floro. Arturo Flores po. Arturo? Naku, pag-usapan natin yung turo na yan mamaya, Nanay. Flora. Pwede kami makadisturbo dyan. O, ang gaganda naman ng mga halaman nyo dyan, Nanay Flora. Wow! Oh, look at that. Mga kabishi. Ang daming halaman. Dito, oh, bago kayo makasampa, makapasok sa magandang bahay ni Lola, may halaman ka agad. Oh, ang inis naman ng bahay nyo, Nanay Flora. Hindi pa paano ko, mahirap naman. Ay, umupo ako, hindi pa pala ako sinibihang umupo. Oh, pwede po makikiupo, Nanay Flora? Upo naman. Oh, sige, dito po tayo. Upo po. Ilang taon na si Nanay Flora? 66 ko. 66, senior na po kayo. Parang mukhang nag-iisa lang kayo dito. Nag-iisa lang po ako dito kasi may mga asawa na ako, mga anak. O, nasaan na po yung lakay nyo? Namatay na po. Balo na po. Ay, talagang mag-isa lang kayo dito, Lola? Ay, halos wala kayong kapitbahay? Yan mo, kapitbahay. Oo po, pero ilan-ilan lang. Halos dalawa lang po kayo. Mm-hmm. Wala naman. Hindi kayo natatakot? Hindi naman po kasi sanay na po kami dito. Paano pag sa gabi, Lola? Kayo lang mag-isa dito? May kapitbahay naman po ako pagkakon ito. Bakit? Nasaan po ang mga anak? Malalayo po ba sila? Malayo na sa Isabela po ang iba. Nakapag-asawa ng mga taga-Isabela? Mm-hmm. Ganun po. May asawa na ho lahat sila. O bakit ayaw niyo po doon? Pero may kasama po kayo. Ayaw kung gusto ko yung mag-iisa. Ayaw kung nakikiano, lalo yung mga anak kong mga lalaki. Ang mga anak ko, mga babae, humalayo na sa Isabela. Mga anak ko, lalaki lang din dito. Nandito po? Pero malayo din po dito? Malayo dyan ho sa Ricos. Ah, pwede naman po sana kayo doon. Ayaw ko nga ho kasi mga manugang po, iwi, ano ho, hindi ko masyado makasundo pag isa. Siyempre ganun talaga, mahirap makikipisan. Kaya hanggat kaya nyo dito mag-isa, talagang may, dito po kayo. Pagka na may magbubunot ng palay, nakikibunot ako, sikka, kung alam mo sikka. Opo, nagbubunot ng palay. Mm-hmm. So yun po yung ginagawa yun dito sa bukid, Nanay, sa edad nyo po na 66 ko na. Kaya pa po? Kinakaya ho, maski hindi na kaya kasi wala naman nung anong mga anak ko kasi mahirap din sila. Opo, tama. Pwede po tayo dito sa harapan ng bahay nyo po, Nanay Flora. So, Nanay Flora, napapansin ko sa inyo, fashionista po kayo, ah. May diipit-ipit pa kayo sa buhok, at mayroon pa kayong mga alahas. Isang la natin yan. Hindi po, bigay ho ang aking anak ko ito noong nakaraan po. Binigay ng anak niyo. Wow, ang sweet naman pala ng mga anak. Siyempre, ganun talaga, Lola, no? Ang dami kong nakakausap kasi ng mga nanay. Pasko noong binigay sa akin, tinatawag ko ngayon magpapasko. Kaya sinuot ko. Last December pa po, binigay sa inyo. Eh ngayon, Paskong Pasko, kaya sinuot nyo para parang naaalala nyo. Wow, sinasariwa yung Pasko. O, diba? O, saan kayo sa Pasko?
Dito lang po. Mag-isa ako. Lang din po kayo dito? Dadating siguro yung anak ko na nagtatrabaho sa Manila. Single pa po yon? Single pa ho, ay construction. Lalaki? Yeah. O ilang taon na po yun? Bunso niyo po? Kwan ho siguro. Nasurok na. 46 na ho rin. Walang asawa? Wala. O tamang-tama, baka pwede yung ipakilala niyo po sa akin yun ha? Oo. Parang ayaw maniwala ni Lola, tumingin pa sa akin. Ilan ba ang anak ni Nanay Flora? Marami ho, 11. Diyos ko! Sa liit nyo yan, naka-11 kayo, saan nyo ba pinagsisiksik yung Nanay Flora? Hindi ko alam ho. Ang pangalan ng asawa nyo ay si? Ay, kaya naman pala. Turong-turo, kaya nakarami. Labing isa. Diyos ko. Kumusta po bilang may asawang turo? Malakas po ba mag-araro? Malakas po, nakalabing isa ko eh. Malakas daw kasi nakalabing isa. Ay, Diyos ko nga kababayan. Siyempre, ang lamig-lamig dito mga kababayan. Diyos ko po, nasa gitna si Lola ng kabundukan. Tapos medyo mataas pa itong parte. Diba? Kahit ganito, kahit tanghaling tapat. Pero ang hangin, napakaganda. At napakalamig. Walang ibang kayakap. O buti hindi kayo nareklamo. Na nakarami po kayo, anak. Pero mayaman ho ako sa anak, pero wala din may... So, kumusta naman din po ang mga anak? Paano po ang buhay-buhay nila, Nanay Flor? Ayos naman ho. Ayos naman. Kahit pa paano nakakapagbigay din po sa inyo? Kunti ho. Pag minsan wala, pag minsan mayroon din, paan mahirap din nga ho. Mahirap din ang buhay nila. Pero, hindi lang kayo umaasa doon sa bigay nila. Gumagawa din po kayo ng paraan, nagtatrabaho. Pag minsan nakikitanim pa ako dyan. Sa bukid. Naglalaba din kayo, punta pa kayo ng bayan, ganun. Diyan ho, sa kapitbahay namin, yung bahay na malaki. Kumbaga lahat ng diskarte, basta kumita kayo. Kumisan binibigyan ako ng bigas, ganun. Ang layo mo sa bayan, nanay, inaano nyo lang to, nilalakad nyo lang po, Nanay Flor? Diyan ho sa labas, naglalakad ho kami. Ang layo po nun, ang haba-haba po nun. O nanay, anong tinghalian nyo, ma'am? Anong inalmusal nyo kanina? Tuyo ho. Wow, ang sarap. Prito or yung inihaw? Wow, ang sarap naman yan. Na-miss ko na. Tapos, ngayon mamayang tanghali, ano po ang kakainin nyo? Ano po ang lunch nyo? Wala. May tatlong kamatis ako dyan. Di na lang hukulog. Kamatis at? Bagoong. Bagoong at kamatis. Masarap yun. Pangpagana sa kain. Kailang masama din na bagoong pag maya-maya, pag nasubrahan. Pag araw-araw din kainin yung bagoong. Masarap siya, pero masama din sa kalusugan pag nasubrahan. O, diba? Kay Lola, para hindi kayo kakain ng bagoong or kamatis mamaya, kahit papaano, meron kaming surprise sa inyo, Lola, ha? Salamat din po. Merry Christmas. Merry Christmas to Lola Flor. Iyak si Nanay Flor. O, diba? Nadata natin si Nanay Flor. Nandiyan siya sa loob. Tapos kinatok natin. Nanay Flor, pabigay po ni Ma'am Bing. Ayan. Diba?
meron tayong napapasaya, napapaiyak sa mga biyayang hinahatid natin araw-araw, sumusuot tayo kung saan-saan para lang mamahagi at mabigyan yung mga taong nagugutom, no, yung mga taong walang masaing. Ngayon, kahit paano nabigyan natin ng munting pag-asa. Tama po, nanay. Oh. Yung mga luha na yaan, simbolo po yaan, mga kababayan, sa kasiyahan, kagalakan na hindi inaasahan. Na-miss niyo po si Tatay Toro? Hindi na. So nasanay na po kayo, nanay, sa nag-isa kayo dito? Hindi po kayo nalulungkot na mag-isa kayo dito? Dinadala po kayo sa mga apo niyo. O nanay, ano po ang mensahe natin na ngayon, nanay Flor, sa mga biyayang natanggap natin na nanggagaling po sa ating mga sponsors? So ayan, syempre magpapasalamat tayo sa ating mga sponsors na talagang mula noon hanggang ngayon patuloy sa pagmamahal sa mga kababayan natin na nandiyan, no, nakikiisa sa ating munting adhikain. Ate Vilma ng Italy, Sir Sunny and Ma'am Sonia Mateo from San Jose, California, Ma'am Esther Gordon, Miss Jane from Texas. Muli, maraming maraming salamat po sa ating mga sponsors. Ate Vilma ng Italy, Sir Sunny and Ma'am Sonia Mateo from San Jose, California, Ma'am Esther Gordon, Miss Jane from Texas. Maraming maraming salamat po sa inyong ganito ang puso. Nawa ipagpalain ka ng Panginoong Diyos sa araw-araw, nawa ibigyan pa kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw, nawa ibigyan pa kayo ng mahabang buhay. O bang sa ganun, marami pa tayong masagip ng mga kababayan natin. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless the soul. Bye po, Nanay Flor. Oh, masaya na ba si Nanay Flor? Oh, marami kayong bigas diyan na naka-imbak. Wala nga ho. Wala po kayong bigas diyan? Isang salot po, yung lupa ko naglaba. Naglaba po kay kanina, galing po kay naglaba. So ngayon, binayaran kayo ng bigas na isang salop lang. So pang ilang araw po yun, Nanay Flor? Isang araw. Ay, isang araw lang po? Isang gatang magkapon. Naggaling po sa naglaba si Nanay Flor, tapos kauwi lang po niya, tamang-tama dumating tayo. Tapos yung binayad sa kanya is yung... Kaya nga ako na tayo. Isang saingan na bigas. So ngayon, no, tamang-tama, kaya napaiyak daw si Nanay Flor dahil hindi niya akalain na, Diyos ko, magpahinga po muna kay Nanay Flor, ha? Huwag po muna kayo maglaba. I-rest mo muna yung katawan nyo. Total, nag-iisa lang po kayo dito. At matagal po ito maubos sa inyo, no? Okay, Nanay, dito na po kami at mag-ingat kay Nanay, ha? Kahit papaano makatulong ito sa pang-araw-araw yung pangangailangan. O, diba, si Nanay Flor mag-isa dito, 11 ang anak. At pilit pa rin magtrabaho sa bukid, naglalaba o kung ano-ano pa man. No, napakasipag ni Lola. Nakitaan nyo naman yung kanyang paligid, puno ng halaman, malinis, loob at labas, napakalinis. No, napakasipag at hindi na muli nag-asawa dahil priority niya yung kanyang mga anak. So, nag-iisa si Lola dito sa bukid. So, Lola, paano? Dito na kami, ha? Opo. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Walang ano ang po, Lola Flo. Bye-bye po. Okay.